Gandang araw mga bro. Ito, may gagawin tayo. Bluetooth speaker. Yan. Pero ang history nito mga bro, galing na to sa ano, ibang nag-ayos, may nag-ayos na daw. Tapos hindi daw nakaya. Sabi daw, palitan ng isang buo. Buong ito. Ang problema nito mga bro, nagpa-power on pero nagda-charge pero walang display. Yan o. Wala o. Tapos may tumutunog na. Ba't kaya pag on may tumutunog? Yan, subukan natin yung charge. Kung nagda-charge. Yan, plug natin. Ayan mga bro, nag-charge siya mga bro. So lang pag i-on, walang display. Yan. So sabi ng mayari, advice daw ng nagtingin is palitan ng ito, buo. So kaya dinala dito sa atin. So subukan natin, parang tayo naman dito ang mapa-challenge nito mga bro. So buksan ko lang mga bro. So ito, problema na to mga bro. Ayan o. Speaker to eh. Kinabit dito sa supply o. Ayan o. Kaya pag i-on natin, makalabog. Ayan o. Ayan. Kasi speaker dito eh. Ayan o. Hira talaga to o. Filter sa ano, speaker. So ang nilagay itong sa ilaw. Sa ilaw to eh. Diba pag gumagana to, ilaw to eh, yung may speaker. So nagkapalit. Kaya kumalabog pag iyon, dapat dito yon speaker. Eh? Yan o. Hindi na kumalabog. So, solusyonan muna natin itong ano mga bro. Itong hindi nagcha-charge. Bakit kaya? Ah, hindi. Nagcha-charge siya pero walang supply. So, mag-voltage check tayo mga bro. Dito. Haba-habang usapan to mga bro. Kabit ng speaker, mali na eh. Yung speaker out, nilagyan na ng ilaw.
So yung battery lang ang mayroon nito. Yan oh. Meron siyang 3.9 pero papasok dito sa 0 volt dito. Dito sa capacitor. So wala din. Dapat mayroong supply na papasok dito sa kanyang pinaka MCU. So tanggalin natin yung charge. So magano tayo mga bro, hanap tayo ng may ano to, bakit walang pumapasok na ano, walang pumapasok na supply. Check natin yung mga SMD capacitor. So magano lang tayo, common ground na natin tong isang ano, chassis ground na natin to mga bro. Itong isa para isang tester na lang, yung isang test probe na lang yung ano natin. Ito ground naman siguro, ito ground. Okay, ground ba to? Hindi. Ito, ito. Dito hindi. Kaya dito tayo sa common. Yan. Check natin tong mga SMD. Okay. Mga maliliit na to. Okay. Ang liliit mga bro. May tumutunog. Yan, itong maliit mga bro, may tumutunog mga bro, ito. Ah, dito banda yung may problema mga bro. Dito. So dito tayo sa positive ng filter. Yan no. Tumutunog mga bro. Negative dapat dito, yung normal sa negative tutunog kasi naka-chase, naka-chassis ground tayo, common, common ground. Dito mayroon. So, ang dami. Ito. Saka itong isa. Ito. Iisa-isahin natin to mga bro, mga SMD, itong baliktara na tumutunog. Kasi dito sa filter, short eh. Diode. Okay yung sa diode. Sa filter, short. Yan o. Kabilaan mga bro, short. So, itong mga SMD, itong tatlong piraso, isa-isahin natin. Tapos, pag naghang tayo ng isa, ano natin, testing na naman natin kung may short pa ba yung circuit. Yung reason na walang ano, hindi mag supply, walang display kasi may shorted. Ang gagawin natin dito,
dito sa filter. Sa filter pa lang, short na eh. So, mag-unload tayo dito ng ano. Check natin yung mga SMD na to. Yan. Okay. Tanggalin na natin to. Tapos tester rin natin. Natin ang lagayan. Check natin. Ah, yung kuto na yan mga bros. Subukan natin i-check to. Ayan mga bro, short. Short ang kuto ng SMD capacitor. So try natin yung ano niya, filter, kung short pa ba. Oh. Okay na mga bro, wala nang short. Testing natin kung may masuka tayong supply dito sa filter capacitor. Dapat meron tayong masukat dito na 3 point something. So on lang natin. Uy, tagal pa yung tester. Saglit. Filter tayo. Ay, hindi pala tayo naka-DC. DC natin. Hindi naka-DC yung tester. Wala tayong masukat. Yan. Ito tayo mag naka-on na yan. I-check natin kung may supply tayong masukat. Ayan na mga bro, may supply na mga bro. 3.8. So may display na to pag ganito. Yan na mga bro, may display na. So ito lang sira niya mga bro. Yan o, yung SMD capacitor. So shorted yan. Yan ang reason na walang supply na pumapasok. So walang supply na pumasok sa ating MCU, walang display. So yan, ito yung salarin. Nahanap na natin. So ngayon, testing natin. Yan o. May ano na, may display. Yan. Problema, walang sound. So kanina nagkamali na to ano eh. Iba na yung nilagyan ng ano, ng sa speaker dito nilagay sa battery. Battery ito eh. Yan o. Dito niya akala niya pula dito yan. Dito lang yung speaker. Pero ano yan, battery. Yan o, sukatin natin. Sukatin natin, i-plug natin. Yan. So yan mga bro, may ano siya. Yan. Lag natin. Yan, umilaw. So dito akala niya speaker itong isang pulang sakit, pero pag i-measure natin to, ito. Yan mga bro. Kita nyo ba? Yan o. 4 volts. So yan o, pumunta rito yung negative. Pagdating dito, yan, 4 volts pa rin. So battery yan. So, battery. So nagkamali ang ano nito. Kala niya
dito pula is a speaker. So ito yung speaker natin. Ito yung dito yung amplifier. Ito yung speaker natin. Ito. Dito yan. So mapansin natin, wala na, sira na yung ano natin. Oh, hindi na kumakalabog. Kasi yan ang tamang koneksyon. Tapos ito, sa ilaw to eh. Itong dalawa, ito, itong nagkapalit, sa ilaw to eh. Tapos ito speaker. So ang ito, kinabit dito, ikala niya pula eh. So dito yung sa ilaw. Ito yun oh. Yan oh. Yan. Kung mapansin natin, pag i-on natin yan, may ilaw. Ilaw yan. Yan mga bro. Yan mga bro, ipakita ko sa inyo. Yan, naka-charge. Okay, tanggalin natin charge kasi may supply na pumasok eh. May display na eh. Yan, tanggalin natin charge. Yan, o natin oh. Yan oh. Ito, sa ilaw to eh. Ito. Ito yung nagkabaliktad sa pagkabit niya. Ito. Itong isa, oh. Tinanggal natin. Isa lang ang ilaw. Yan. So, ikabit natin. Kabit natin. Yan. Dalawa ang ilaw. Sayang. Wala nang sound bro. Sira na yung ano niya. Sira na yung amplifier nito. Sira na ang amplifier nito. Kasi napasukan na ng ano eh. Yung speaker out. Napasukan ng connection sa para sa ilaw. So, subukan nating ano, luda ng USB. Okay. Sayang. Subukan natin luda ng USB. Ayan mga bro, nagre-reading siya, walang problema. Kaso lang, wala ng volume. Sira na yung amplifier. Yan. Mali kasi yung pagkabit. Yung sira lang is ito. Ito lang mga bro, sira. Ito lang isang SMD short. Reason na walang display. Kasi walang supply. Paano magka-display? So, lesson learned to sa mga minsan dapat careful sa ano, kung saan nalagay, dapat analyze yung socket kung saan ilagay. Kasi pag hindi ito nagkamali ng kabit ng speaker out, matutuwa ng mayari nito kasi napagana na natin yan, no? Sayang, so hanggang dito na lang mga bro kasi mahirap na to. Hanapan pa natin ang amplifier to. Pero importante, nasolve natin yung display. So, yun lang ang ma-share ko sa inyo mga bro. So, salamat sa panonood. Hope na mayroon kayong kunting idea na napulot dito. So, salamat sa nanonood. Salamat na rin sa nag-subscribe at sa hindi pa nakapag-subscribe. Sana mag-subscribe na kayo para na rin tulong sa channel ko. So, hanggang dito na lang mga bro. God bless.